Natagpuan na ang Cessna plane na nawala sa Bicol. Ang problema, pahirapan ng search and rescue mission dahil sa matarik na lugar kung saan bumagsak ang eroplano. Magbabalita si Hannibal Talete. Wasak ng eroplano na makita sa matarik na bahagi ng Bulkang Mayon sa Barangay Kirangay sa bayan ng Kamalig, Albay. Hindi pa matukoy kung may survivors sa trahedya. Magiging problema rin daw ang pag-rescue sa mga sakay ng nag-crash na Cessna plane. Doon tayo magdidepende kung kukunin natin. Kasi kung wala naman tayong na-identify, mahirapan tayo. Gadget na muna gamitin natin. Kasi kung akit ka doon, baka kalating araw di ka pa nakarating. Palaisipan naman sa Civil Aviation Authority kung paanong napadpad malapit sa bungangan ng Mayon ang eroplano. Dapat sa kabilang side sila dumaan yung bundok Ibet sila napunta rin sa left side na. That's one. Antay na lang natin yung investigator natin ng aircraft investigation para ma-determine kung ano talaga yung nangyari. Hindi naman nawawalan ng pag-asa ang pamunuan ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang dalawang Australian national na kasama sa mga nawawala. There are actually our consultants on the geothermal activities that we get in Bacmac. So it's a normal activity na ginagawa nila na they come over for check and inspection. We're not giving up. We're still going through the search and rescue operations ng ating mga kasama. Naipaalam na rin umano nila sa mga kaanak ng mga biktima ang insidente. Sa impormasyon ng Kamalig MDRRMO, pasado alas 6 ng umaga noong Sabado, nag-take off ang Cessna 340 na may tail number na RPC2080 sa Bicol International Airport. Bebiyahe sana ito pa Maynila. Huli itong nakontak sa Kamalig area bandang 6:46 ng umaga bago nawala sa radar ng CAAP Control Tower. Ito na ang ikalawang Cessna plane na nawawala kasunod ng insidente sa Isabela noong Enero. Para sa 1PH, Hannibal Talete, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.